Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Jenny Olarde. At ang kanyang hiling ay mabawi ang kanyang baby mula sa pangalaga ng kanyang Bienan. Ilan taon po muna? 1 year old and 5 months po. Ba't nandung sa Bienan? Ang usapan po kasi namin, doon ko muna yung anak ko habang mag-a-apply po ako ng trabaho. Si Mr. nasaan? Nasa ano po, barko. Ah, si Ma'am. Opo. Kasal kayo hindi? Hindi po. Okay. Pero nagli-live-in pa rin po kami. Hanggang ngayon? Opo. So habang nasa barko si Mr., gusto mong makuha yung kustudiya ng bata mo na? Opo. Kasi sobrang miss na miss ko na po, sir. Kaya nga po ako nagsabang. Ayaw niya ibigay? Ayaw po. Ang usapan daw po nila ng anak niya, susundin niya. Na usapan daw po nila, dalaw-dalawin ko lang daw po, pero hindi ko pwedeng kunin. Wala pong akong alam sa ganun, sir. So yung anak niya ang batas ng militaw? Kasi meron po tayong batas, pag below 7 years old, dapat sa nanay kung nagkahiwalay. Pero hindi naman pala kahiwalay, ano? Hindi po. Pero gayon pa man, mas may karapatan ka sa nanay nung mister nyo in the absence of the husband o yung live-in partner mo. Opo. Since wala yung live-in partner mo, dapat mas may karapatan ka kaysa dun sa bienan mo. Opo. Pero yung bienan mo, tinatanggalan ka ng karapatan yon. Kasi parang ganun yung anak na niya. Po eh. Kailan kayo uli nag-usap ng bienan nung mo? Nung Monday po, kasi umuwi nga po ako, sabi ko po, Nay, hiramin ko po muna si Kyrie kasi gusto ko po rin makasama. Mm-hmm. Sabi niya, ba't hindi ka nagpaalam? Sabi niya, kahit sa kanya, kasi ano po yung asawa ko, hindi, nag-chat pa ako sa kanya kasi hindi na po nabasa. At okay. Saka po, talagang sinadya ko po si Rafi yun kasi kinukutuban po ako, may kutub po ako na baka mamaya pag nalaman po, sabihin po, ay nasa ganyang Ilocos. Kailan kayo huling nagkausap ng iyong bienan at ng nung iyong live-in part? Monday. Yun yung napag-usapan nyo. So, yung live-in partner nyo, kailan niyo po nakausap? Nung Monday, ay nung ano po, Sunday po ng gabi. Kaso nasa work po ako. Nung nag-chat po ako sa kanya, uwi po akong Ilocos. Hindi na po niya na ano yun, nabasa po. Kasi okay. Po, nasa, ano na po, wala na pong signal. Sa barko na siya, sa laot. Madam Teresita Tabisola, ang bienan ni Ma'am Jenny. Kilala niyo po si Miss Jenny? Ay, siyempre, sir. Siya ang ina nung ano eh. So... Bata. Okay. Mm-mm. Ma'am, since yung inyo pong anak ay wala rito sa bansa. Wala, sir. Wala. Tama. Nasa batas po natin yan. Mm-hmm. Eh, dapat. Alam ko, sir. Uh-huh. Okay. Lalo pat hindi po sila kasal. Ano po? Oo, sir. So, ma'am, bigyan naman natin pagkakataon na maging ina. Ibibigay ko. Bakit hindi? Kasi hindi siyang ina, di ba? Ang hinihintay lang namin, sir, yung decision naman, yung tatay ng bata. Kasi kung sana nagkaalam siya na kukunin muna niya yung bata, bakit hindi ko naman ibibigay? Siyempre, ina din ako. Alam ko kung anong patakaran. Kasi nasa BSWD ako, daycare worker ako, sir. Alam ko yung patakaran. Okay, sige. Ma'am, kakausapin daw kayo ng inyong hilaw na manugang. Sige, okay, sir. Okay, no problem. Nay, nasa DSWD po kayo. Pero alam niyo po, nakarapatan ko rin yan. Kahit hindi ko po sabihin kay Charlie yan. Kasi po, nagsasama kami. Anytime po tumatawag yung asawa ko, pwede ko sabihin ko po sa kanya na Daddy, si Charlie, si Kyrie kinuha ko muna. Parang dito muna sa akin kasi sobrang nami-miss ko na. Alam niyo naman po yung anak niyo, yung panag-uusap kami. Kahit sinasabi ko sa kanya, puntahan ko ng Ilocos yun. Sinasabi lang niya, Mami, okay. Hinihintay ko lang ko ang desisyon. Hindi ko anong gusto ko nga, ano naman, oo. Ay, yes, sir. Hindi po dapat desisyon ni anak niyo ang iral dito. Kung ano po yung nakasad sa batas, which is, in the absence of the father, the mother should have full custody of the child. Yun lang, yes, sir. Since yung anak niyo po ay wala rito, then natural lang, dapat kinanay, hindi mo na kailangan pang humingi ng permiso sa tatay. Alam niyo po yan, ma'am, di ba? Taga-DSWD kayo? Oo naman, sir. Pero ang hinihintay ko lang naman, sir, siyempre sa ang tatay. Yun lang naman in-explain ko kay Jenny na kung may go signal na siya, kukunin niya. Ma'am, bata, pumayag na ako. Ma'am, hindi na kailangan ng go signal. In fact, pwede ka pang kasuhan ng kidnapping. You know that. Kasi, ma'am, unang-una, hindi sila kasal. Remember? Pangalawa, okay, dapat nasa nanay yan. Tapos ngayon, kinuha mo at ayaw mo ibigay. Baka kakasuhan ka ng kidnapping nito. Hindi ko inaangkin yung bata. Bakit kasi nandyan at ayaw mong ibigay? So, ibibigay mo naman para wala ng gulo. Oo, ibibigay ko, sir. Yun lang hinihintay ko kasi. Ma'am, hindi na, ma'am. Ma'am, hindi na. Wala na. Wala nang go signal. Kukunin niya yung bata whether you like it or not. Ay, okay, sir. Walang problema. Maliwanag sa akin yun. Oo, okay lang ba? Saan ba ngayon si nanay? Sa Ilocos Norte po. Sige po. Pero sir, kailangan ko po magpasama. Ayoko po na pumunta ng mag-isa. Sige. Pupunta kami dyan sa Ilocos Norte. Kukunin po yung bata. Ano po, madam? Okay lang.
lang, sir. Sige okay po. Lang. Naimbag okay na malim. No problem. Ma'am Teresita. Sige okay, po. Sir. Maraming maraming sige salamat po, sir. Okay, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Ano yung sinasabi niyo pong allotment ulit? Yung allotment niya po, 10K po yun. Bali, pinahawakan po sa pinsan niya. Kasi doon nga po ako na kumukuha ng allowance dati nung hawak ko pa yung anak ko. Nung sumampa siya ng barko, iniwanan niya po ako dati ng 1.5. So parang, sir, nahirapan po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya, ginagawa ko sa pinsan niya kumukuha. Siyempre, nandun na tayo sa pinsan niya kumukuha, sir. Nahihiya na rin po ako. Kaya nagtrabaho po ako sa cellphone accessories. Dala-dala ko yung baby ko. Kasi hindi na siya nagbibigay ng allotment diretso sa'yo. Ang tagal po, sir. Opo, ang tagal nung sumampa siya noon. Ano ba ang trabaho niya sa barko? Ano po siya, AB po. Ano yun, parang nagkakarga po sila. Magkano ang sweldo niya sa pagkakalam? $800 po. Tapos sa akin po, ang iniwan niya sa akin, ang alat niya sa akin, $200, 10,000 po yun. $200 din kay nanay. Hati pa. Pero wala ka natanggap na ngayon na allotment dahil andun na kinanay yung baby. Opo, nandun sa pinsan niya yung allotment ATM ko po. Wala sa akin. Wala? Wala po. Nakukuha mo yon sa pinsan niya? Pag gusto lang nila akong bigyan ng allowance. Since sabi po ng pinsan niya, may trabaho ka, hindi mo naman kailangan manghingi ng manghingi dito. Eh, hindi na po ako kumukuha kasi yung sahod ko po talagang. So, ang nakikinabang sa allotment, si nanay niya at saka si pinsa niya. Opo. Ikaw na nanay ng kanyang anak. Nga. Opo. Kaya nga ako sabi ko, total may trabaho naman po ako, hawakan ko na ang anak ko. Sabi ko nga po sa pinsa niya, wala akong paalam dyan sa ATM. Ang sa akin, anak ko. Yun po ang sa akin. Ang talo mo kasi rito, hindi kayo kasal. Opo. Ay, opo. Kasi kung kasal kayo, mabipilitan talaga sila na mapunta sa yung allotment. Opo. Gayunpaman, may karapatan ka pa rin sa mga sweldo ng iyong boyfriend dahil meron ka anak sa kanya. So, yun yung pagpipilitan natin. Pero first things first, kunin mo natin baby, sama namin kayo. Opo. And then, pag nakuha natin baby, yung allotment na $200 o 10,000 pesos kada monthly, kunin natin yun. Opo. Okay? Akong bahala. Opo. Salamat, ma'am. Patulong po ako dyan, sir, kung paano po. Kaming bahala. Sige. Basta't po, baby sir. Muna. Pag nakuha yung baby po muna, important. Then, allotment. Opo, pag sir. Hindi, ibabawasin natin siya, violence against women and children, yung hindi pagsuporta sa anak. Okay? Opo.